al suelo la física existente, la república dominicana, leo, el caizara, vamos, imbéciles, la república. Explanation kung bakit po ako tumatayo sa harap ninyo ngayon na kandidato pagka PC Presidente. Ang problema ko po tumating nung deadline noong October 8 dahil po akala ko ay matatapos na yung panawagan ng mga tao sa rat-sararan. Yung gusto nila na tumakbo ako sa national na posisyon dito sa ating bansa. Sabihan nila ako, umiyak kami noong October 8. Kalungkot kami noong October 8 kasi gusto namin na nasa sa isang national position ka. Merong lumapit sa akin, sabi nila, Unday Sara, hindi tumakbo ang tatay mo na pagka-vice presidente. Sinakbo, tatakbo siyang vice presidente. Pwede ba na ikaw ang tumakbo ng vice presidente? Dahil ang panawagan namin sa ran-sararan, gusto namin ang trabaho ng Duterte, gusto namin ang tatak Duterte, gusto namin ituloy mo ang advokasya ni President Duterte sa pagbabago. Kaya po, isa sa kanila ay ituloy ang pagbabago movement na hindi po sila tumigil. Sabi nila, pwede ba ikaw ang tumakbong vice presidente? Ngayon po, sa atin po lahat sa Pilipinas, lalo-lalo na dito po sa Batangas, mataas po ang ating paniniwala sa Diyos. Kung naniniwala po kayo sa Diyos, yun po ang nakita ko na oportunidad o pagkakataon na sagutin yung panawagan ng mga tao na ran-sararan. Sinabi ko na na hindi ako tatakbong pabulo, pero pinitkan ako ng isa pa ng Diyos na sinabihan ako tumakbo kang vice presidente dahil hindi tumutigil yung mga tao. Hindi po naging mahirap para sa akin ang pagdesisyonan yung kawalawang pagkakataon na pinatakbo ako ng mga tao dahil ang puro po ng aking lolo at lola sa akin na dapat po sa buhay namin mga ako, nangunguna po ang pagiging mapagkumbaba. Lagi po sa buhay natin lahat, nauna po tayo. Kumanay ang gusto natin, yun. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Mabuti naman at nabanggit sa akin ni Gobernador Maynanas na kayo'y napakain na raw siya. Sabi niya, pinakaan na sila. Eh sabi ko tama na tama. Dahil mahaba-haba ito yung panumpa dito. Sabi ko, mga isang oras na lang at ito. Kaya ko na. Sa kanya at sa kanyang mga katangian,
pagkakaroon. Kami po ay nagkakasundo at nagkakaunawaan tungkol sa pananalaylanan ng ating bansa. Lalo na dito sa panahon ng krisis, sa panahon ng pandemya, sa panahon ng pagpagsak ng ating ekonomiya. Ang pinaglalaban po namin, hindi sa ay ang pagkakasundo. Kaya po tawag sa amin ang unity. Dahil ang pinaglalaban po namin ay ang pagkakaisa, ang pagbubuklod ng mamamayan Pilipino para magtulungan para tayo po ng mga Pilipino. At nagkasan ang krisis na hinaharap natin. Kung tinignan niyo po ang kasaysayan ng bansang Pilipino,